Ganyan kalakas ang bayanihan spirit ng ating mga kababayan saan man sa mundo. Likas sa tao ang pagiging matulungin, lalo pa kung nasa kalagayan na siya ay magbigay at may kakayahang tumulong. Pero sa kabila noon, mayroon ding labis na ikinalulungkot ang ating mga kababayan dahil sa pandemic. Imbis na may bakasyon, wala, nawala siya kasi sa Taiwan, kaya naman nilang i-handle. At saka very excellent ang performance ng Taiwan in terms ng pandemic. Pero sa Pilipinas, parang I doubt it, kaya hindi kami pinapayagan na umuwi sa Pilipinas. So paano ninyo ginugol yung dapat pagbabakasyon ninyo? Nagtrabaho din ba kayo noon? Siyempre ma'am, tuloy-tuloy po 'yun. Wala nang uwian. For example, pag ikaw naman ay isang OFW dito sa Taiwan, lalo na pag factory at saka finish contract ka na, kung gusto pa ng amo na i-extend ka, inaallow noon 'yun. Inaallow for 6 months, for 3 months, may mga company na nag-aallow na ini-extend yung supposed to be na finish contract na. Pero nilift na nila nung last December, November-December. Nilief na nila yon, kaya kung matapos na ang kontrata mo, uuwi ka na talaga, hindi na nila inaallow. Sa Taiwan, walang forever. Hindi maaaring magtrabaho doon ang mga manggagawa hanggang gusto nila. May limitado o takdang bilang lamang ng mga taon na dapat silang nananatili sa bansang Taiwan. Kapag factory worker, 12 years or 12 mga taon, at kapag caretaker, 14 na mga taon. Pero kung naabutan mo yung before November, inaallow pa ng government, i-extend yun for another 3 months or 6 months, it depends upon your employer. Pero kaso, so months na lang, hindi another 2 years or 3 years sa contract? Yes, yun. Dahil inintindi nila na may COVID-19 sa Pilipinas, may COVID-19 dito, parang kasi hirap sila mag-hire ng bagong worker, di ba? So, in-extend nila yung si worker. Paano naman yung mga kababayan nating nawalan ng trabaho? At kung hindi naman sila nakauwi ng Pilipinas, anong kalagayan nila ngayon sa Taiwan? Pagka nawalan ka ng trabaho, for example, na si company nag-declare na magko-close sila, for example, dahil natamaan sila ng pandemic, ang si broker, hahanapan ka po ng matatransferan. Kasi kung may nagsara, mayroon naman na nagpatuloy pa rin yung production nila. Tulad ng gumagawa ng mga medical equipment, for example, face mask, ganun, kailangan nila ng more employee. So kung ganun, yung company na nangangailangan, yung mga jobless, yun ang hinahire nila. At saka walang worker na affected. Aha. Na matutulad sa iba na as in tatambay siya, lalo na nagsara yung company nila, tambay sila sa safe house, ganun, wala dito. Yan ang kagalingan sa Taiwan. Kapag nawala ng trabaho ang isang foreign worker o dayuhang manggagawa doon, mayroong maghahanap ng kapalit na trabaho at ang tawag nga sa kanila ay ang kanilang mga broker.